kailangan mo na umangat, di ba? So, yun yung aking proseso lagi. Itotodo ko muna ng sobrang gagawin ko lahat na wag mo mukha akong tanga. After nun, tsaka na ako, ah, parang yung parang wala na kasi akong maibibigay pa or parang mukha na akong tanga talaga ng todo na wala nang ibababa yung gagawin ko. So, kasi pag tinext mo, isipin mo, sana tinawagan ko, sana pinuntahan ko. So, gagawin ko na lahat yun in one day. Artista ba yan? Ko na. Alex, doon sa mga sinasabi mong yan, sino ang nahirapan kang kalimutan? Somebody we know? Wala po. Singer ba? Hindi ko rin sila kilala. Singer, artista? Hindi ko rin sila kilala. Hindi. Wala akong, sa lahat po ng aking mga ginawa ganito, wala pong showbiz. Maniwala kayo't hindi. Charot. Kung meron kayong iniisip, totoo. Kung iniisip niyo si Kian, hindi po. Ang dami nagsasabi kung part siya ng libro, hindi po talaga. Kasi yung sa amin po talaga, it's just friendship na parang nag-feeling lang kami na may something. Pero alam namin na hindi, wala talaga. So we're both on the same page. We knew na wala kaming sinasaktan sa isa't isa. So it was just parang a moment nung nagtatrabaho kami. But after the work, it's done. So yung pong mga ano ko, ito po lahat ng showbiz po ito. At ilan sila? 32 po. Hindi, tatlo po. Dalawa po doon Chinese, isa po doon yung producer. Kay Fifth, ikaw na yun. Gumawa ka ng film, ano yun ba yung process? Ano pa yung talong? Yun, how do you, concrete lang, concrete ways of process. Parang moving on. Kasi kanina parang, madali lang kasi sabihin na parang ganyan, you lift yourself. Mahirap talaga mag-move-on. Sobra yung, masakit siya eh, sobrang sakit. Lalo na pag nasanay ka, tapos isang araw wala na. Ang ginagawa ko, nililibang ko na lang yung sarili ko. Sa trabaho, lumalabas ako, gano'n, nagsa-shopping, diba, ang gastos mag-move-on. Tapos, yung nanakit kasi sa akin, ano eh, sa Australia naman, so... What? Mahal. So, hindi ko na inabol. May visa pa eh. So, ayun, tinanggap ko na lang kaysa mapagastos pa. Tapos, ayun, yun lang naman. Kailangan libangin mo lang yung sarili mo para, tsaka tanggapin mo na kailangan mo ng kalimutan. Well, I'm very religious, so I pray about it. Lagi. Parang combination siya ng ano ni Lord eh, tsaka ng, syempre, ng decisions mo. Bibigay naman niya yung, ano yung choices. Eh. Nasa sa'yo kung bakit ngayon mo siya. So yun. Sa akin yun lagi. You know? Glenn. Ang important is family. Your family and your close friends mo because they're the ones that will really be able to help you, give you the right advice, give you the right direction. Ito lang, ang last question. And for Glenn lang, why did you decide to, yeah, do a film? Parang from concerts to ano. My brothers are actually here. Actually, we've been wanting to try movies. It's because mission talaga namin is to really help promote Filipinos around the world. And we believe that, you know, through concerts, like we have concerts na kinakumbay namin with international and local, but with movies, we believe na kaya namin siya in the future to release it globally. Like, well, for this movie, we're also going to be having screenings in the US. So, naniniwala kami na at least nasha-share namin yung Filipino talent around the world. Thank you. Keiko, pwede kang can you give us something about yourself? Kasi, this is our first encounter with you. Ah, yes. Ako po ay isang independent singer-songwriter. I've been in the industry for 6 years. Before, I tried mainstream, but it's just, I felt like, there's nothing wrong with mainstream, but I felt like I didn't truly fit the mold. And so, and I write my own songs, eh. So parang gusto kong may share yun sa lahat ng tao. Like, it took me a long time though to find my purpose as a singer-songwriter. Really, because it's really important na alam mo kung ano yung pininiwalaan mo as a singer-songwriter and as an artist. And yun po, I toured na before kasi nga po, naglabas na ako ng album ko, meron akong isang album. 2015 ko nilabas ng ang pangalan ko ng album is Keiko Through It All.
That was all me. 4 months ko siyang nirecord. Sabi ko, wala akong kahit anong funds nun eh. Kasi syempre, medyo bata-bata pa ako ng society. Hindi kaya ko itong gawin. So yun. And my goal po talaga is to, just like what Glenn said, to promote Filipinos around the world, the global. So recently, I just got in for to a songwriting. It's a songwriting camp, but we got to work with 5 of the biggest international producers, like musical director ni Justin Bieber and Purpose Tour, and we worked with them. And I'm set to work with this producer very very soon. So sobrang exciting, and I think we have this little project also that we're gonna do. Kasi I really wanna. Medyo ano siya, minsan pag sinasabi ko sa family ko. May mga nag-iisip na masyadong, alam mo yung masyadong mataas, but I really want a Grammy. So kung pwede akong unang Pilipina na makakuha ng Grammy, I do it. Kaya ayun, I'm just, you know, I'm trying to be better at my craft. And ngayon nga po, ako yung kumanta ng Let Me Be The One for this movie. So sobrang thankful ako. So we'll be the first to win against lahat. Thank you. Yun po ako. Sige, ikaw na si Sarah. Ay, ang last question ko. Who saw to the title? Malaki kasi ang potential. Galing po siya sa isang spoken word poetry artist, ang aming title consultant si Allen Tolosa. Ayan, yung title niya po talaga is Nakalimutan Ko Na Kalimutan Kita. Then we revised it. Nakalimutan Ko Na Yata Ang Kalimutan Kita. So we simplified it. Gusto ng Will Bros. So Nakalimutan Ko Na Kalimutan Ka. Yun. Ngayon best friend na sila ng Will Bros. Nag-date na sila sa last week magkasama sila. No, but after you left Kuya's house, anong ginawa? Nag-artista po ako sa ABS, napasok ako sa mga teleserye. Then I felt a bit lost, na parang napagod din ako, parang na-miss ko yung passion ko sa pagsusulat at directing. So noong 2016 pumunta ako sa Australia. Tapos nag-master's degree po ako doon ng media. Tapos nahirapan po ako doon maghugas ng plato tsaka ng gumawa ng kape. Kasi kailangan mo mag-ano din eh, mag-part-time job kapag nag-aaral ka, habang nag-aaral. Kasi ang mahal ng ano, cost of living, ganyan. So yun, meron pa po akong semester na hindi ko natatapos. Bumalik po ako rito kasi parang marami na akong mga pelikula na gusto ko nang gawin. So yun, nabigyan nga ako ng chance ng Will Bros. Nagpapasalamat ako sa tiwala. At syempre, yung mga cast natin, alam na si Alex, na nagtiwala din sa akin na wala siyang doubt, like yes siya agad, ganyan. Ay, iba? Yun, yun po. Good luck, huh? Salamat po. Thank you, Manay Ethel. Ma'am Natalie, maraming salamat. Susunod, may makatanungan pa tayo, ate. Good afternoon. Una sa lahat, congratulations dun sa nakaisip ng title. Napaka-catchy niya. And then, question ko una kay Gerald at saka kay Alex. Ano nga, briefly nga, ano ba yung karakter niyo dito sa movie? And saka ilang percent nun yung kung sino talaga, kung sino kayo sa totoong buhay? Relatable ba siya? Paano? Hi, Rose. Miss you. Wow. Pag-ano? Ito nakikita ko sa anyway, si mag-best friend kami ni Alex dito, yung character namin. So, I'm one of the few characters in real life na best friend ng isang babae. Straight guy na best friend ng isang babae. So, lagi kang best friend? Lagi akong best friend. Tapos, parang nung nag-move on siya, kasi it's a film about moving on, in the process of moving on, ako yung, kumbaga, sa isang character sa totoong buhay, ako yung kapitan nung tao. So ako yung, actually, ako yung nagkaladkad sa kanya kung saan mapupunta at kung anong gagawin para makamove on siya. Ang nagkataon, yung mga pinuntahan niya, may mga alaalang ginawa sila doon ng ex niya. So yung proseso noon kung paano i-explain ko sa kanya kung paano niya gagamitin itong mga sakit na to and everything, tapos kung paano siya mag-move on nang kasama ako. Yun yung journey namin. Kumbaga sa buong pelikula may journey kaming dalawa kung ano na nangyayari sa samahan namin. Okay. Ano ba siya? Drama ba siya? Comedy? Both. Lahat kasi. Siyempre pag ako drama, pag si Vin comedy.
ganun naman ang partehan, di ba? So ayun, tapos pero si, well, si Alex kasi best of both worlds eh. Comedy and drama kaya. Ito na ng plan. Si Alex. Ako naman po dito yung director. Ako dito si Jazz. Ako yung babaeng pinipilit makakalimot. So, alam niyo may mga times in life na parang, lalo na pag patulad ni Keiko, no boyfriend since birth din kasi si Jazz. Yung alam ma in love pero hindi pa talaga totally nakaka-experience. So, may nakita, may naramdaman at merong nanligaw. So, nag-expect agad, ibinigay na lahat sa unang beses pa lang. So, nasaktan. So, ganun, katotohanan. Kung yung una, oo. Kasi pagka, di ba, meron kang, pero, alam mo si, yung character kasi ni Jazz, alam niyang hindi naman talaga maglalas, pero ayaw niyang bitawan. Para minsan meron tayong, ako, ganun ako minsan, kaya mas mahirap bitawan, kasi ayaw mong bitawan yung myth mo sa isip mo, na pasyado mong pinaniniwala ang totoo yun. Dahil sobrang magpaniniwala ang totoo yun, ayaw mo harapin yung reality na nangyayari na it's really fake, it's not the truth. So, yun yung pinaka, parang nakaka-relate ako with Jazz. Ano, kanina kasi parang sinabi ba ni Tiff na ikaw ba, Alex, ang pumili kay Vin na leading man? Tama ba? Hindi naman po. Hindi naman po ako namili. Pero pag nagsasuggest sila sa akin na, oh, tingin mo ba bagay kayo dito? Like, syempre, nung una, tinanong nila, bagay ba kayo ni Bugoy Carino? Parang hindi naman. Parang Nash Aguas. Parang hindi. Sabi ko, medyo matanda naman. So, Mr. Eddie Garcia, parang hindi naman. Ayun, nagsuggest. Hindi. May mga binibigay po kasi silang mga suggestions na, di naman ako yung lasay, kasi syempre yung lasay pa rin the director and the producer. But I was just suggesting na, ah, pwede. So ano meron kay Vim? Bakit siya yung nagustuhan mo? Yun okay. Yung talagang tingin ko si Fif. Kasi, trivia lang po, tuwing may mga eksena kami na kailangan patanggal ng, kahit, uy, Vin, patanggal naman ng ano, yung mga drama ko, parang mga iyak ko, oh, good take, one take lang. Pero yung pag-angat ng shirt, inaabot ng take 5. Hindi sabi ko, Fib, OA na to ha. Take 5, hindi kasi, nag-defocus. Totoo! Lagi, oh, isa pa, one last one. Oh, ito, close-up pa, medyo. Oh, ang daming shots. Oh, reaction yung beat, ano, ni Fib doon. Pero grabe kasi yung abs. May manipulasyon mo si Vin. Yung take 6 po, iPhone ko na po yung gamit. Personalista. Hindi ba kasi may mga shots na nade-defocus talaga yung abs yata. Kasi yung cameraman yata nadidistract din. Babae kasi hindi OP kayo. Sabi ko, hey girl, you see. I laugh na. Kung si Vin may mga pinagpilian din kayo, totoo ba na yung sa character ni Alex, meron ding mga ilang actresses na naunang kinonsider before si Alex? Paano? And then bakit it ended up with Alex? Si kami po talaga, Alex po talaga yung gusto po talaga namin. Like, si Alex tong character na to. Siya kaibigan ko si Alex, so madali siyang i-manipulate. Alam ko, oo siya. Ayan. So, very thankful din ako kasi nagtiwala talaga si Alex. Ayan. Okay, thank you. Thank you. Next question.